Mga kababayan, muling nasupalpal si DOJ Secretary Boyeng Remulla na mga mambabata sa pangunguna ni Congressman Bonifacio Busita. Ito ay may kaugnayan sa budget na hinihingi ng DOJ para sa 2024. Sabi ni Busita, kailangan ay magkaroon ng mga kalutasan sa mga problemang kinakaharap ng Bucor at DOJ. Nais ko lamang pong itanong sa ating distinguished sponsor. Number one, maaari po bang malaman ano ang effective measures, plans and programs ng DOJ para masolusyunan ang problema na ating nabanggit? So ang gusto po nating i-point out dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi po ba binabalak ng DOJ na mag-participate o silipin, ma-review yung performance evaluation rating na ginagamit po ng PNP? Samantala, nang tanongin naman si Remulla kaugnay sa matagal ng problema na mga nawawalang sabungero na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikita o nahuhuli ang mastermind, sabi ni Remulla, alam niyo ang kasi ang conspiracy at yung ganitong mga krimen, wala tayong nakukuha direct evidence. So naghahanap tayo ng indirect evidence. Marami ho tayong kasong ganyan na solve na kung saan nakukuha natin ang mastermind ng kaso, not through direct evidence but other evidence. Ano ang masasabi mo dito, mga kababayan? Masusolusyonan kaya ang mga problema na hinaharap ng DOJ at Bucor kung sakaling maibigay sa kanila ang multi-milyong budget na hinihingi nila sa Kongreso? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kumpiyansa nga ang Department of Justice na magagamit nila ang cellphone na pag-aari ng 6 na suspects sa pagkawala ng mga sabungero upang matukoy ang mastermind sa naturang kaso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ito ay maaaring magturo at magbigay linaw sa lahat. Paliwanag ng kalihim, nag-apply na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng cyber warrant para sa nasabing mga cellphone. Sinabi rin ng opisyal sa mga pamilya ng mga missing sabungero na sa mahigit isang taon nilang pagpupulong, itong taon na ito ang pinakamahalaga. Anya, may lumalabas na ng mga bagay na maaaring maging tulay patungo sa katotohanan. Kung maaalala, matapos nga ang halos 2 buwan na pagmamanman ng mga otoridad, matagumpay na naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang naturang 6 na sospek. Ito ay sina Julie Patidongan, Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Janry Consolacion at Gler Codelia. Naghain naman ng not guilty plea ang 6 na sospek para sa kasong kidnapping at serious illegal detention na inihain laban sa kanila sa Manila Regional Trial Court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Alam niyo ang conspiracy at yung ganitong mga krimen, wala tayong nakukuha direct evidence. So naghahanap tayo ng indirect evidence. Marami ho tayong kasong ganyan na solve na kung saan nakukuha natin ang mastermind ng kaso, not through direct evidence but other evidence. Maaaring nalalapit tayo. May posibilidad. Hindi ko pwedeng sabihin na nandun na tayo sa bingit eh. Kasi ito, everything is iffy. Pero may posibilidad na matukoy natin pagdating ng panahon. Nais ko lamang pong itanong sa ating distinguished sponsor. Number one, maaari po bang malaman ano ang effective measures, plans and programs ng DOJ para masolusyunan ang problema na ating nabanggit? Ang tanong po niya, ano po ang measures na gagawin ng Department of Justice dyan? Kaya nung nakaraang buwan po, under the leadership of the good Secretary Remulla, ilumabas po yung Department Circular Number 20. Ano po yung Department Circular Number 20? Ito po yung circular na pinalabas ni Department Secretary of Justice, Secretary of Justice Remulla. Yun po itong sinasabing case build-up. Itong case build-up, ano po ito? Ibig sabihin yan, si prosecutor ngayon
will coordinate with the witnesses and the law enforcement agencies para sigurado si prosecutor na yung probability ng kaso ay talagang uusod. At ibig sabihin niyan, itinaas po ang antas, ang kalidad ng trabaho ng prosecutor to the degree of reasonable certainty. Wala pong mapa-file na kaso na hindi sigurado na kumpleto yung ebidensya. Ito po ang measure na ginawa ng Department of Justice ngayon para maisagot at masagot yung pag-decrease, yung sinabing 21% lang conviction sa drug cases. So with this department circular na si prosecutor ay bababa, even talking to the witnesses and the law enforcement agencies, coupled with the trainings to be conducted by the DOJ, doon po sa police, doon po sa CIDG, PIDEA, NBI, ay sigurado tayo from now on, aakyat po yung conviction rate ng drugs cases, Mr. Speaker. Wala po bang balak ang DOJ na makipag-ugnayan sa PNP para ma-review ang kanilang parameters para sa unit performance evaluation rating na kung saan nakikita po natin na ang bawat police station ay may target accomplishment every week? Mr. Speaker, distinguished sponsor. Mr. Speaker, yan na po, sinimula na po ng Department of Justice yung retraining, orientation seminar, education, para naman marito, makumpleto yung abilidad at saka makumpleto po at maiangat yung standard operating procedure po ng kapulisan. So rest assured, good speaker, good interpolator, na may ginagawa po ang DOJ on that matter. Mr. Speaker, ang tinatanong ko po, pwede po ba na mag-participate ang DOJ para ma-review ang parameters ng PNP para sa kanilang unit evaluation performance rating na pinaniniwalaan po natin na malaki itong factor na kung saan ito po ang nagtutulak sa mga kapatid natin sa kapulisan na pilitin ma-meet yung target para ma-satisfy ang performance ng kanilang unit na kung saan, Mr. Speaker, distinguished sponsor, marami pong pulis na nasakripisyo. Katulad po ng nangyari kay Kian sa Caloocan, dismiss ang pulis ng mga involved, kulong. Yung pong nangyari kay Remboy sa Nabotas, Jemboy, sigurado po, dismiss ang pulis, mga pulis at mga kukulong. Ganon din po ang ibang mga kaso. So ang gusto po nating i-point out dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi po ba binabalak ng DOJ na mag-participate o silipin, ma-review yung performance evaluation rating na ginagamit po ng PNP, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yung po naman, meron naman pong Joint Judicial Sector Coordinating Council na wherein sinabi ng DOJ na kailangan i-revisit yung standard operating procedure ng PNP. Yun po ang sinabi ng DOJ doon sa council na yan. Pero kung mas kailangan pa yung partisipasyon ng DOJ para mas iangat yung procedure ng PNP, very willing po ang DOJ dyan para mabago ang pamamaraan na dapat baguhin at saka maiangat yung training na dapat gawin natin sa PNP, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Mr. Speaker, ang trabaho po ng investigator ay hindi trabahong madali lamang. At base po sa ating mga kaibigan, mga dating kasama sa trabaho sa PNP, parang hindi po nabibigyan ng attention itong mga investigators na parang kung sino na lamang ang ma-assign dito. Mga patrolman na kulang sa experience, walang background sa investigation. Ang tanong lamang po, Mr. Speaker,
Pwede po bang matingnan ng DOJ in collaboration with the PNP kung pwedeng bigyan ng incentives and extra benefits ang mga police investigators dahil po sa kanilang special skills na talagang kailangan po ng PNP? Sector 1. Mr. Speaker, i-report at i-coordinate po ng DOJ yan sa PNP and DILG po. Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. At ito pong nabanggit po ay maaasahan natin sa mga susunod na taon kung tataas po ang conviction rate nitong mga kaso na isanasampa ng PNP and other criminal cases. Mr. Speaker, distinguished sponsor. Pwede po bang malaman sa distinguished sponsor kung kasama sa budget ngayon sa darating na 2024 ang CCTV cameras and body-worn cameras para sa atin ba yan? Binibid Prison, Mr. Speaker. Sa Bureau of Corrections po, may 100 million, Mr. Speaker, doon po sa CCTV. 100 million? Pero with regard po sa body-worn cameras, wala pa pong budget for 2024, Mr. Speaker. Distinguished sponsor, Mr. Speaker, ito pa ba yung nakikita ninyong sapat na budget para mapunuan ang pangangailangan ng NBP para sa CCTV cameras and body-worn cameras? Mr. Speaker, there was and there is a continuing proposal to fund the needs of the NBP. Pero hanggang yun po, wala. Pero they are very glad to hear you on that matter, good interpolator, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, and distinguished sponsor. Yun lamang po at maraming salamat po sa oras na binigay.